The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Jesus took Peter, James, and his brother John and led them up to the high mountain apart by themselves. And he was transfigured before them, and his clothes became drizzling white, such as no fuller of earth could lens them. Then Elijah appeared to them along with Moses, and they were conversing with Jesus. Then Peter said to Jesus in reply, "Rabbi, it is good that we are here. Let us make three tents, one for you, one for Moses, and one for Elijah." He hardly knew what to say. They were too terrified. Then a cloud came, casting a shadow over them. From the cloud came a voice, "This is my beloved son. Listen to him." Suddenly, looking around, they no longer saw anyone but Jesus alone with them. As they were coming down from the mountain, he charged them not to relate what they had seen to anyone, except when the Son of Man had risen from the dead. So they kept that matter to themselves, questioning what rising from the dead meant. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Isa po sa kahinaan nating mga Katoliko ay ang pagpapaliwanag ng Biblia. Hindi po ba? Ang Biblia, sinisigurado ko po, alam ko marami tayong masasabi. Kung ipapaliwanag po natin ito, tingin ko hindi natin magagawa ng maayos. Tulad lang po nung nangumpisal sa akin nung mga 2 weeks ago. Nangumpisal po siya, isang dalaga, umiiyak, dahil naimbitahan po pala siya sa isang sekta. Inimbitahan siya ng kanyang pinsan. Yun pala, pagdating doon, siya ay pagpapaliwanagan ng Biblia. At hindi po siya nakasagot, kaya siya ay umiiyak. Pero paano nga ba natin ipapaliwanag ang Biblia? Alam niyo po, tatlong bagay lang naman ang dapat nating malaman. Pag ito pong sasabihin ko sa inyo ngayon, ay matandaan niyo at mas mapagnilayan pa kahit sino pa pong pastor, ministro, o Bible scholar ang humarap sa inyo, hindi mananalo. Sapagkat ang katotohanan ay nasa ating simbahan. Tatlong bagay lamang po. Yung una, kailangan nating sagutin yung tanong na in one word, what is the Bible all about? In one word, what is the Bible all about? Kasi po, pag ito ay hindi natin nasagot ng tama, kung saan-saan na pupunta ang ating pag-aaral ng Biblia o yung ituturo natin sa Biblia. Kaya ito po yung una natin dapat masagot. In one word, what is the Bible all about? At karaniwan nga po, hindi nasasagot yan ng kahit na Katoliko. Pero ang clue po natin ay naandun sa 2 major divisions of the Bible. Hindi po ba? Saan ba nahati ang Biblia? Lumang tipan, bagong tipan. Old Testament, New Testament, Old Covenant, New Covenant. Kaya nga po nahati ang Biblia sa 2 bahagi na yan. Dahil ang Biblia ay tungkol sa pakikipagtipan, pakikipag-covenant. Ang Biblia ay tungkol sa pakikipagtipan ng Diyos sa tao. Yun po yung unang sagot, covenant. In one word, what is the Bible all about? Covenant. Kaya po ang pangalawang tanong, napakasimple lang, di ba? Ang pangalawang tanong, ano ba ang covenant? Ano ba ang covenant? Ang pinakamagandang halimbawa po ng covenant
ay ang marriage covenant. Bakit? Ano ba ang nangyayari sa isang marriage covenant? May dalawang tao, hindi magkadugo, hindi magkaano-ano, pero pag sila ay kinasal, sila ay nagiging isa. Napakaganda, hindi po ba? Kaya nga ating buong Biblia, yan po ang kwento tungkol sa ating Diyos na humahabol sa bawat isa sa atin. Gustong makipagkasal sa bawat isa sa atin. Napakaganda ng kwento, hindi ba? Yung Diyos mismo ang bumababa upang habulin tayo, upang makipag-isa sa atin, upang makipagkasal sa atin. At pag may kasal, ano po ba ang nangyayari? Hindi po ba pag may kasal, may isang binata, ano ang gagawin niya? Pupuntahan niya yung babae, pakakasalan niya. At hindi po yan natatapos doon. Dahil ano ang gagawin niya? Kukunin niya yung babae at isasama niya sa kanilang bahay, doon sila magsasama. Hindi po ba? Ganyan ang nangyayari sa kasal. At ganyan din po ang gustong gawin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga bumaba dito sa lupa ang ating Panginoon. Gustong makipag-isa sa bawat isa sa atin. Gustong makipagkasal sa bawat isa sa atin. At hindi yan natatapos dyan. Gustong gusto tayong dalhin ng ating Panginoon sa ating tunay na tahanan sa langit. Hindi po ba? Yan po ang kwento ng buong Biblia. Ang paghahabol ng Diyos sa tao. Ang paghahabol ng Diyos sa bawat isa sa atin. Nasa pangatlong tanong na po tayo. Paano niya ginawa ito? Paano nakipagtipan ang Diyos sa bawat isa sa atin? Ito po yung hindi natin dapat makalimutan. Ginawa po niya yan sa pamamagitan ng dalawang bagay. Sacrifice and meal. Sacrifice and meal. Sabi nga po natin, di ba? Ang Biblia merong lumang tipan, bagong tipan. Bago po natin pag-usapan yung bagong tipan yung sa atin, tingnan muna po natin yung sa lumang tipan. Ano ba nangyari doon sa sacrifice and meal? Dahil po sa lumang tipan, ang mga Israelita ay alipin ng Ehipto. Ano ang pinagawa sa kanila? Sacrifice and meal. Para saan yung sacrifice? Upang sila ay maligtas mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Pero hindi po doon natatapos ang kwento. Dahil nga po, ano ang gusto ng ating Panginoon? Gusto ng ating Panginoon, ang mga Israelita ay dalin sa lupang pangako. Kukunin sila dito sa Ehipto at dadalin dito sa lupang pangako at dito magsasama ng matiwasay ang bayang Israel kasama ang Diyos. Pero bago po makarating sa lupang pangako, ano ang kailangan nilang gawin? Maglakbay. At sa kanilang paglalakbay po, sila ay naglakbay sa disyerto. Alam naman po natin sa disyerto, walang pagkain. Pero kaya po, kaya nga po ang pakikipagtipan ng Diyos natin, hindi lamang sacrifice, merong meal. Dahil pinapangako ng ating Diyos na sa ating paglalakbay, tayo ay papakainin. Ganun po ang ginawa sa Israelita. Yung sacrifice para sa kaligtasan mula sa pagkaalipin sa Ehipto, yung meal para sa kanilang paglalakbay hanggang sila ay makarating sa lupang pangako at doon sila magsasama ng matiwasay ng Diyos. Kung ganun po ang nangyari sa lumang tipan, ano yung sa atin? Ano yung sa bawat isa sa atin? Ganun na ganun din. Para saan ang sakripisyo ng ating Panginoon? Para sa ating kaligtasan mula sa kasalanan. At alam po natin yan, ang sakripisyo ng ating Panginoon sa krus. Pero hindi po dyan nagtatapos ang kwento. Dahil nga po, ano ang gustong gawin ng Diyos? Isama tayo sa ating tunay na tahanan sa langit. Kaya ngayon po, tayo ay nasa proseso ng paglalakbay. Hindi po ba? Spiritual journey. At ang destination pa natin ay yung ating tunay na tahanan sa langit. Yan din po ang dahilan kung bakit bumaba ang Panginoon dito sa lupa. Upang ibigay sa atin ang kanyang katawan. Dahil alam po ng Diyos, ang tangi lamang na magkakaroon ng kaganapan upang tayo ay makabalik sa ating tunay na tahanan sa langit ay kung kakainin natin yung kanyang katawan.
ang pagkaing nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya po bumaba dito sa lupa ang ating Panginoon upang ibigay ang kanyang katawan, ang tinapay na nanggagaling sa langit, ang pagkaing nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya po sa ating banal na misa, pag binendisyonan na po natin yung mga osya, ito ay nagiging katawan ni Kristo. Dahil ang banal na Espiritu ay bumababa at ito ay nagiging katawan ni Kristo. Dahil alam niyo mga kapatid, dito po sa lupa, kahit anuang kainin natin, kanin, ulam, spaghetti, burger, ni kailanman po, hinding-hindi yan makakatulong sa atin pabalik sa langit. Hindi po ba? Kahit anong kainin nyo, hindi yan magbibigay ng lakas pabalik sa langit. Ang tangi lamang pong magbibigay sa atin ng lakas pabalik sa langit ay yung pagkaing nanggagaling sa langit. Kaya po sa ating banal na misa, yun ang sinasabi natin, pag binindisyon na ang mga osya ay nagiging katawan ni Kristo. In one word, what is the Bible all about? Napakasimple po, hindi ba? Covenant. Ano ang pinakamagandang halimbawa ng covenant? The marriage covenant. At paano ginawa ng ating Diyos ang pakikipagtipan sa tao? Sacrifice and meal. Alam niyo mga kapatid, hindi natin pwedeng makalimutan yan. Dahil kung tatanungin natin, ano ba ang pinakamahalagang selebrasyon natin sa ating taon? Sa ating simbahan? Sa buong taon, ano ang pinakamahalagang selebrasyon? Baka sabihin niyo po yung Christmas, hindi po. Higit na mas mahalaga ang Paschal Triduum, ang Easter Triduum tuwing Holy Week. Yan po ang pinakamahalagang selebrasyon natin dahil andyan po ang sentro ng ating Biblia. Andyan po ang sacrifice at ang meal. Good Friday. Ano po meron pa Good Friday? The sacrifice of Jesus on the cross. Ano meron po pag Holy Thursday? The Last Supper of Jesus. Kaya po yan ang pinagdiriwang natin taon-taon, ang pinakamahalagang selebrasyon, ang sacrifice at ang meal. Isa pa po, hindi natin pwedeng makalimutan. Dahil po sa lahat ng ating mga simbahan, sa lahat ng ating mga kapilya, ano ang laging sentro? Ang laging sentro ay ang krus at ang altar ng ating Panginoon. The sacrifice of Jesus on the cross and the meal at the Last Supper. Lahat po ng dekorasyon, lahat ng rebulto pwedeng mawala. Pero yan po ang sentro ng ating lahat ng simbahan. Di po ba? Kaya hindi natin dapat yan makalimutan. Kaya ngayon po sa ating buhay, mapapansin nyo, mayroon dalawang sakramento na sa ating paglalakbay ay hindi rin pwedeng mawala. Hindi po ba? Ano yung dalawang sakramentong ito? Ang kumpisal at ang banal na misa. Bakit? Dahil nga po sa kumpisal, dito natin tinatanggap ang biyaya ng kaligtasan mula sa kasalanan na nagmumula sa krus ng ating Panginoon. Gayun din naman po sa banal na misa, dito natin tinatanggap ang pagkaing ibinibigay ng ating Panginoon mula sa kanyang altar. Kaya po kahit ipaliwanag natin ng isang linggo itong Biblia, mas i-expand po natin. Basic po ang ending po talaga natin sa ating buhay. Sana po huwag tayong makakalimot magkumpisal. Dapat po regular po yan. At nang sa gayon, yung biyaya ng krus ng ating Panginoon, lagi nating tinatanggap. Gayun din po, ang ating pagsisimba linggo-linggo, dapat hindi natin mamimiss. Maganda nga po ngayon, ordinaryong araw, pero naandito tayo. Pero sana po sa ating buhay, hindi tayo nakapagsimba lang dahil tayo ay nag-pilgrimage, nag-outing, o napadaan lang, bumisita. Sana po sa ating buhay, sa ating paglalakbay, hindi po mawala ang pangungumpisal at ang pagsisimba linggo-linggo. Kasi kung bihira po tayong magsimba linggo-linggo, ang tanong po sa atin, anong lakas ang gagamitin natin pabalik sa langit?
Malamang po hinang-hina na yung ating kaluluwa. Kaya po sa ating buhay, sana tayo'y nagsisimba linggo-linggo. Ano ang sinasabi ng buong Biblia? Paano ba natin isasabuhay yung ating pananampalataya? Paano natin isasabuhay ang pakikipagkasal ng Diyos sa bawat isa sa atin? Sana po sa ating paglalakbay, hindi po mawala ang pangungumpisal at gayon din po ang pagsisimba linggo-linggo.